Hi everyone, I'm Sed from Prominent Goods. So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano po gumamit ng Peddlr point of sale sa ating portable Bluetooth thermal printer. But before anything else, tuturo ko muna sa inyo kung paano po i-pair yung thermal printer sa ating device. So kung napapansin nyo, ang ginagamit ko po ngayon ay isang tablet na Android version. Okay. So, ang una po nating gagawin, since bago po ito, tatanggalin po muna natin yung sticker dito sa may battery. Yes po, para po gumana siya. Ayan, nakatanggal na po siya. Okay, then ibabalik po natin yung battery dito sa thermal printer natin. Okay, itatry muna natin kung gumagana po ba ang ating thermal printer. So, ilalagay na natin yung thermal paper natin. Paganito po siya. So, ngayon, para matest po natin or gagawa po tayo ng self-test kung gumagana po ba ang ating thermal printer. So, ikiklik lang po natin itong dalawang orange dito. So, ayun. Kung napapansin nyo po, gumagana po siya. Okay? So, now, i-prepare na po natin yung thermal printer sa tablet. So, pupunta po tayo sa Bluetooth. Ayan. I-open po natin yung Bluetooth. Then, add pair new device. So, kung napapansin nyo, may nakikita po tayong PT-210 or may isa pa po siyang pangalan, which is MTP2. So, i-coconnect na po natin to pairing. So, again, yung apat na code ay makikita po sa manual. Ang code niya po ay apat na 0. 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay. So, ayan. Kapag nasa task na po siya, meaning to say connected na po yan. After po natin i-pair yung thermal printer natin sa ating device, kailangan na po natin pumunta sa Peddlr POS para po ma-check kung gumagana po ba yung portable thermal printer natin dun sa Peddlr. Sa Peddlr. So, ang una po natin gagawin, kung napapansin nyo, I'm on the screen. So, here we go. Nasa Peddlr POS screen na po tayo. So, isa po ito sa pinaka-convenient na POS dito sa Pilipinas. Karamihan po sa mga gumagamit ay yung may grocery store. Okay, ngayon, i-prepare na po natin yung thermal printer natin dito sa Peddlr POS. Ang una po natin gagawin ay i-tap po itong account. Ayan. Then, scroll up. Then, let's look for printer and scanner. Ayan, itatap po natin ito. Ayan. So, kung gumagamit po kayo ng Bluetooth barcode reader device, itatap nyo lang po yung yes. Pero since wala po kami nito, inano po namin. Then, ayan, kung napapansin nyo, meron pong thermal printer. Same po sa binibenta namin. So, are you using thermal printer? Yes po. Then, yung setup niya po, step 1, next. Tapos yung Bluetooth, done. Tapos yung location niya is also done. Then, dito po sa barcode scanner, done lang po. And lastly, dito po sa printer, yung receipt size, it should be 58mm. Then, yung printer name is PT-210. Ayan. Tapos, i-scan lang po natin. Kung napapansin po, kung napapansin nyo, merong PT-210 na lumabas. Okay. Itatap lang po natin yun. Then,
connect, done. So, ibig sabihin po, connected na po siya. Kung wala pa po kayong account kay Peddlr, gagawa po ako ng ibang video para po turuan kayo paano siya gamitin. So, ngayon, itatest po natin yung receipt. Yan. Scroll up, then print receipt. Ayan. Ganda. 58mm lang po ito. Pero pwedeng-pwede na po, especially sa may mga business or grocery po. Thank you for watching!